Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon sa dagat, ikay dumating. Alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong tingin ako'y mahalin at laging sundin.
dalhin. Magpapatianod kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking pili at iyong wala po kaming ibang nais kundi ibigay sa iyo, Panginoon, ang pinakamayamang pagsamba sa lugar na ito. Oh, we worship you. Oh, Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay paghalian mo nang sa aking puso. Aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Lahat ng bagay. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba. Ang kong awit ay aawitin sa iyo, Diyos. Mayroon.
sapat sa alay na narapat sa iyo. Ano pa ba ang maiyan ko liban sa buhay na nanggagin sa iyo? Oh, ang lahat-lahat, Panginoon! Hallelujah! Oh, we're giving it all to you, God! Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa alay na nararapat, ito'y hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Po na hindi sapat ang lahat ng bagay, kundi ang buhay namin, ang pinakahahandog namin sa iyo na nanggaling lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, sa umaga ito, sa araw na to, na ikaw nga po, Panginoon, ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Father, we thank you for your faithfulness sa kabila po ng aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa, Panginoon, ikaw ay tapat sa bawat isa na nagpapatawad. Father, we thank you that ikaw po ay aming natatawag na Abba, Father. Father, sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila ng kaguluhan, na mga kalamidad na nararanasan sa aming kapaligiran. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, sa mga problemang inaalaw mo mangyari sa aming mga buhay. Father, ikaw ang nagbibigay ng solusyon. You are our hiding place, O Father. We thank you, O Lord, for your goodness, O God. At sa oras pang ito, Panginoon, prepare your people, Panginoon. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang patuloy naming masamba sa espiritu at katotohanan, O Father. And continually, we pray, O Father, create in us a clean heart, O Father, that we may be able to worship you, that we may be able to praise you, O Lord, na ikaw, Panginoon, lamang ang dapat maitaas sa aming mga buhay. Father, prepare your people, especially your servant that you are going to use, Panginoon, upang i-reveal ang iyong kalooban sa umagang ito. Ang iyong banal na salita, ang iyong banal na salita na makapangyarihan, O God, hayaan mo, Lord, na i-anoint mo po siya, and let the spirit of revival, O Father, and spirit of anointing, O Lord, ang mag-flow sa aming kalagitan. Father, with thank you. At hayaan mo, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Panginoon, patuloy ka namin pasasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Father, we thank you and we bless you. Receive all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Come on, the best love offering to our God. Hallelujah. Ano po yung sabi natin sa kanta kanina? Ito ay hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa ating Panginoon. What we can do here on earth is nothing to what the Lord has done for us. Amen? Pwede ba nating ibigay sa Panginoon ang pinakamalakas na palakpak? The best that you got! Come on! Praise Him today! Hallelujah! Yeah. Oh, we're gonna give our all to you, Lord, today!
Everything we got. Hey! Back up your hands. We're giving it all to you.
Panginoon. Amen? Say it! One more time, do your best to God, it's you I live for. Lahat po ng kababaihan. Can you say it to God? It's you! It's you I live for every day. Yeah. It's you I live for every day. Yan po ang pangako niyo sa Panginoon. Ngayong umagang ito. Lahat po ng kalalakihan sa lugar na ito. Are you ready? It's you I live for every day. One more time. It's you I live for every day. You are living for every day. Can we do it all together? One more time. It's you I live for. It's you I live for every day. 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 Sing it again. Oh, it's you I live for. It's you I live for every day. Bless you, God, today in this place. Hallelujah.
Hihiramin ko lang pong panandali ang inyo pong paningin. Tingnan po natin yung verse na ipa-flash. Psalm 90 verse 12. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating basahin. One, two, three. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Praise the Lord. Lahat po tayo, I believe, nag-celebrate ng New Year with our family, some with our friends, co-workers. And last Sunday, we are so grateful. Amen. Ang nilagay po sa puso natin ay pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. But during the New Year, another thing that the Lord has placed in my heart is for Him to teach me to number my days. And I want to share it to you now. When we say number our days, means we are aware that our life here on earth is just short. We don't know when the Lord will come. Our days are numbered. Kung aware po tayo doon, paano kaya tayo sumamba sa Panginoon? Paano kaya tayo sumigaw? Paano kaya tayo pumalakpak at umawit sa Panginoon? It will be so extravagant. Amen? Our worship will be so extravagant. Our days are numbered, and I encourage everyone to give the best to the Lord in worship today. Everything you got, give it all to the Lord right now. Oh, we bless you, God. We bless you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we just praise you, Lord, with all of our lives, God. Everything that we have is yours. Even the breath that we live, the life that we live, Lord, even our very breath, are yours. And we just want to give you, Lord, everything this morning. Wala po kaming ititira. All that I am, all that I have, I lay them down. Can you sing that one more time? All that I am. All that I am. I lay them down before you. Lord, I offer my life. Lord, things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams. Lord, I offer my
praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer my life to you. The people of God, with this I worship, with this I worship you. Oh my God.
Bow your head, please. Just give you a chance to get connected with God and worship and pray wherever you are this morning. Oh, just feel free to worship. The anointing is touching the place this morning. I promise to love you, and I promise to serve you more. To Jesus I surrender. Lift your hands. I just gave my all and all this morning. And I give you my heart. Yes, I give you my soul. To Jesus I surrender. Once again, to Jesus. To Jesus I. Can I hear the congregation sing? To Jesus, I gave my all in all. And I gave you my heart. And I gave you my soul. To Jesus, I surrender. Bow your head, please, and honor the presence of the Lord this morning. I want to sing until I am lost in your love. We just linger in worship. Stir our hearts to love you. Worship you, Lord God. Let us enter the flow of worship. Filled with your spirit. Filled with your spirit. Entering. Let us enter the flow of worship. Just enter the flow of worship. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you. Sing along. It's you, it's you, it's you, it's you. The congregation be heard. You. You comported me like a friend. Surrounded me. I never want to be apart. From you ever again. Isang beses na lang po nating awitin yung awit. I want to sing. In your love, till I am found in your presence, worshiping. Come on, church, come on, let us enter the flow of worship right now, filled with your spirit, entering in.
into your flow. How precious this moment. How precious this moment. That I want you to know. And above the whisper, we tell him, it's you. It's you. You have won my heart. Taking me into your arms, Lord God. And comforted me like a friend again and again. Your friend surrounded me from the start. I never want to be apart. From you ever again. The next 5 seconds, we just clap our hands and honor his presence. Let us express our passion for worship. Let us express our passion, dear God. Filled with your spirit. Filled your spirit. Enter into your room. How precious this moment. Lord, we want you to know. Lord, I want you to know. Manatili po tayo nakatayo. Allow me to read the Gospel of Matthew, chapter 22, beginning 34 up to 40. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo mula sa talatang 34 hanggang 4 na po. Ganito po ang ating mababasa. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. And one of them, an expert in the law, tested him with this question, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment." Verse 39. And the second is like it, "Love your neighbor as yourself." Sabay-sabay po tayo sa verse 40. 1, 2, and 3. "All the law and the prophets hung on these two commandments." Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Pakipalakpakan natin po ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Magandang maga po sa bawat isa. Ang ating tema para sa 2024 na nilagay ng Diyos sa heart ng ating pastor, Bishop Brother Eddie, ay pakisabi po, revival. But the question to me again and again is, what kind of revival you are expecting? What kind of revival you are praying, Pastor Joey? Isa po sa revival na pinapanalangin ng aking puso, nilulunggat din ng aking puso, ay revival that restores our first love. Pakisabi po sa katabi, our first love. Kung may isang revival na gusto ko pong makita sa church natin, maranasan ng bawat isa sa atin yung ma-restore yung ating pagmamahal sa Panginoon. And with that in mind, ang aking mensahe ngayong umaga, hindi po itong bago. Pinamagatan ko pong A Revival of Love, ang aking subtitle, Re-understanding the Importance of Loving God. Pakisabi po, Loving God. At pag pinag-usapan po yung Loving God, yung binasa ko pong ng text sa Matthew, yan po ang laging unang papasok po. Ano? Bakit nais ko po ng Revival of Love? Ang isa po sa mga challenge ng Bible ay nandun sa Matthew 24 verse 12.
sa last days, and we are in the last days, ang sabi po ng salita ng Diyos, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kung may isang danger po na kinakaharap ang bawat isa sa atin, alam niyo po, ang mundong ito, tingin po kay Pastor Saglit, hindi po kayo i-encourage na mahalin ng Diyos. Ang mundong ito, i-encourage kayo lagi na mahalin ng mundo at malayo sa Diyos. And along the way, ang mga Kristiyano, hindi natin napapansin, maski tayo, nararahuyo tayo, natatangay tayo ng mundo. Another verse and verses that I would like to read ay doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 2 hanggang verse 4. I believe challenge po ito sa atin, kaya gusto kong ituro yung re-understanding the importance of love. Sabi po ng Bible, people will be lovers of themselves. Di po niyo napansin. Prophecy po yan. Ang mga tao higit na mas mahal ang sarili. Ang kasunod, lovers of money. So makikita po nyo, andun din yung love. Kaya lang, iba yung focus ng pagmamahal. Mahal ang sarili, mahal ang pera. Paano uusbong ang pagmamahal sa Diyos kung ito po ang prevailing spirit sa ating panahon? Tuloy ko po. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Then in verse 3, without love. Ayan, pakisabi po, without love. Ang tao po, mas madalas mong masusumpungan sa id at kulang sa pagmamahal. Unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, pero ang matindi po, not lovers of good. Laging binabanggit yung love eh. Hindi po lovers ng mabubuting bagay. At ang huli, treacherous, rash, conceited. Ito po, pakisabi po, lovers of pleasure. So ang text ni Pablo, andun yung love, kaya lang mali yung pinagtutuunan ng pagmamahal. Ang tao more on pleasures. Nakalagay po, rather than lovers of God. So kaya gusto ko pong ituro ito sapagkat isang malaking hamon po. Kung may isang hamon sa ating mga mananampalataya ay mahalin ng Diyos. At yun naman ang pinaka-importante. So with that in mind, simulan po natin ang ating pag-aaral. Simple initial observations. May nagtanong, sabi niya, Pastor, lagi kayo yung nagsisimula sa observation. Sabi ko, alam mo, pag nag-aaral ka ng hermeneutics, tatlo lang yun. There must be observation. Dapat alam mo yung topic. Pangalawa, kasunod, interpretation. Pangatlo, application. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga sermon ko, nagtatapos lagi sa application. Nag-a-abide po ako sa rules ng hermeneutics. Bagamat iba-iba po ang paraan ng pagtuturo, of course. I'm just telling you, kasi pag nagtatanong, kailangan sagutin ko. Initial observations, ano pong naobserbahan ko? Ang matutong magmahal ay isa sa pinaka-importanting lesson na binigay ng Diyos. Pag pinataas ko po ang kamay niyo, kung ang edad niyo ay 70, huwag na pong itaas, nakakahiya. Doon sa mas bata. Kung ang edad mo ay 70 or 60, ang tanong ko ay, natutuhan mo na ba talaga yung lesson about love? Naku, babaguhin ko yung tanong. Mas mapagmahal ka ba ngayon na 70 na ang edad mo? Huwag kang sasagot. Pag-isipan mo. Now that you are 60 years old, senior na, may discount ng 20%. Mas mapagmahal po ba kayo ngayon? Tanungin mo yung sarili mo. Now that you are 50 years old, pababa ng pababa, are you more loving today? Huwag pong sasagot. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung sa tingin natin ay hindi, nag-improve lang yung pagmamahal natin, hindi talaga tayo naging loving person, I think we need to learn the lesson again. Mahirap kasing aminin. Each year that passes, our love for Him should be examined. Kaya ang ganda po, no? Pangalawang linggo ng 2024, examinin natin yung ating sarili. Mas mapagmahal ba ako? Nakapitbahay? Mas mapagmahal ba akong pastor? Mas mapagmahal ba akong asawa? Kapatid? Yun o yung simpleng tanong eh. Ang dami pong pwedeng pag-usapan sa theology. Pero ang tanong eh, kung hindi tayo natutong magmahal, baka hindi tayo lumalalim sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Because learning to love, I believe, is the most important lesson in life. Hindi lang po para sa inyo,
para din po sa akin. Pwede po nating sagutin lahat ng mga tanong pagaling sa Bible eh. Pero pag hindi natin kayang sagutin, kung tayo'y nag-mature sa pagmamahal, medyo may kulang po sa atin. Pangalawa pong obserbasyon na gusto ko pong linangin ang ating kaisipan, doon natin linangin, bungkalin. Medyo tingnan. Kasi lahat po ng sermon, maganda lang kapag may apply mo sa sarili mo. Pero pagka nakikinig ka ng sermon na tinitingnan mo lagi yung asawa mo, maybe something is wrong at sinasabi mong para sa kanya talaga yan eh. Ganun po yung ibang umate ng service. Pag nakikinig ng sermon, sabi niya, wala yung biyanan ko. Para sa kanya yung message eh. Wala yung kaibigan ko. Parang ang feeling mo, pumunta ka ng service at kaya mong piliin yung message at sasabihin mong, but lahat po ng mensaheng narinig natin para po sa atin yun. Pakisabi po sa katabi mo, para sa atin. At sabi nila, ang true measurement and the most accurate measurement of spiritual maturity, hindi yung dami na nating alam na verse, okay po yun. Nabasa na natin ang Bible ng paulit-ulit. Laging usapin yun eh, nabasa mo na ba yung Bible ilang beses? Ang feeling natin, kasi nabasa natin yung Bible ng maraming beses, pinakikita natin yung maraming books natin, ang feeling natin, mature na tayo. But believe me, ang true measurement ng maturity ay yung ating pagmamahal sa Diyos, sa kapwa. Pakisabi po, vertical. Yun po, yung mahalin ng Diyos ng buong puso, vertical yun. Pakisabi po, horizontal. Ayan. Yun yung magandang sukatan. Pagdating sa relasyon ko sa Diyos, ano ang grade ng pagmamahal ko sa Diyos? Pagdating sa horizontal, sa mga kapwa ko, kahalubilo ko, tanungin mo yung sarili mo. Nakita ba nila paano tayo nang mature sa pagmamahal? O hanggang ngayon, hari patin tayo at reyna ng sungit? Yeah. Minsan din natin napapansin yun eh. And hindi natin naiisip, because God is love, ang best picture na malapit tayo sa Diyos ay ang ating pagmamahal. Hindi po ako mag-apologize for this message. Kasi kailangan nating harapin yung totoo sa sarili natin. Of course, we can love and we can love Him better. Pakisabi po sa katabi mo, better. Sa taong ito, sana yun maging goal natin. Panginoon, tulungan mong maging mas malalim ang pagmamahal ko sa inyo, pati sa aking asawa, yung mga mister, sana maging mas mabuti pa akong asawa. Sana maging mas mabuti pa akong ama. Yun, ganda nun. Simple lang yun, ha? Sana maging mas mabuti pa akong kapitbahay. Sana maging mas mabuti akong kamanggagawa. Mga simpleng tanong po yun. Pero yun po yung mga bagay na mararamdaman agad ng kapwa eh. Maramdaman ng asawa mo na mas better kang husband this year. Sa taong ito, makikita niya yung best version mo. Somebody say amen. Yung makikita niya yung higit na binagong buhay ng Panginoon. O lilipas lang again ng 365 days and nothing happens. Basic po ito. But in my heart, habang inaaral ko po ito, nagpipray po ako eh. Sabi ko, Lord, revival of love. Dagdagan mo ang aming pagmamahal sa Diyos. Narinig ko po yung isang magaling na professor. Paborito ko po yung professor eh. May mga pupupito akong mga cholojan eh. 45 years na rin siyang pastor. Sabi niya, nahihiya akong aminin. Nalagyan ako ng doctorate. Doctor ko siya kung tawagin. Kilala siyang maraming PhD. Pero sabi niya, after 45 years, of training, upbringing, and my deeply held beliefs, in spite of having being a Christian for 50 years, sabi niya, it's hard to admit, parang hindi pa ako nag-grow sa pagmamahal sa Diyos. Lalo ko po siyang hinangaan. Can you imagine, hinahangaan ka ng maraming tao sa magaganda mong sermon at magandang sinulat mong libro. And at the end of the day, kaya mong aminin, pagdating sa larangan ng pagmamahal, marami pa akong dapat matutuhan. Tingnan nyo nga po yung katabi mo. How about yung katabi mo, yung asawa mo, kapatid mo, marami pa pa tayong dapat matutuhan sa larangan ng pagmamahal. Ano po ang sagot? Mahina ho eh.
Marami pa po tayong dapat matutuhan. Ano pang sagot natin ngayong umaga? Gusto ko pong sabihin, nakagaya ako nung professor na ito. Kaya kong sabihin, after reading a lot of books and preaching so many sermons, writing hundreds of songs, masasabi ko, Lord, I need to grow sa aspeto ng pagmamahal. Ngayong umaga, let there be a revival of love. Somebody say amen. Pakipalakpakan muna natin ang Panginoon. Sasagutin natin ngayong umaga. Practical lang po ang sermon ni Pastor. Wala pong mahirap, madaling unawain. Unang tanong kasi, bakit ko dapat mahalin ang Diyos? Dapat masagot natin yun. Bakit ko dapat mahalin ang Diyos? Kasi iniutos ng Diyos eh. Mahalin mo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Tapos sabi pa ng Panginoon, this is the greatest, the first and the greatest commandment. Unang sagot. Biblical reasons why we need to love God. Practical, biblical. Because it is the greatest commandment. Pagkasabi po, it is the greatest commandment. Nilagyan po kasi ng purse. Pag pinag-usapan yung purse, kategorya. Sa dami ng batas sa lumang tipan, number one sa listahan ng Diyos. Tingin po kay Pastor ha, ang sumagot nito, hindi theologian. Hindi Pastor ang sumagot nito. Sino po ang sumagot? Sino po ang sumagot ng tanong? Si Jesus. Kung ang sumagot lang nito, theologian, baka mag-question ka eh. Pero si Jesus ang sumagot eh. At ang tanong, tinitest siya. Sabi niya, ano ang pinaka-greatest commandment? Sa Tagalog, ang greatest ay pinakamahalaga. Sinagot ng Panginoon, ito ang una, yung tanong, ano yung greatest commandment? Ang sagot niya, ang mahalin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, itong una at pinakamahalagang utos, sasalin sa Tagalog, saliwat sa Tagalog, ito ang una. Tingin po kay Pastor. Ang tinatanong mo, Diyos eh. O Diyos, anong pinakamahalaga sa iyo? Hindi ka manghuhula ah. Baka asawa mo, matagal mo ng asawa, hindi mo alam kung anong pinakapaborito niya. Pinakamahalaga sa kanya. Hindi ka manghuhula, anong pinakamahalaga sa Diyos? Sinabi niya, number one sa akin, sabi ng Diyos, ang mahalin ako. Ang ibigin ako. At hindi basta ibigin, ha? May kategorya, ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, at kaluluwa. Grabe po ano? Giving everything sa God. Not just part of you, not just a portion of you, but to love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yun yung bumubuo ng ating pagkatao. Kaluluwa, pati lakas. Why I need to love God? Because loving God was commanded under the Old Testament. Pakita natin sa lumang tipan para hindi sabihin ng uhula. Deuteronomy 6, 4 and 5. Doon unang binanggit ang tawag po, Shema, commandment. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Love the Lord your God with all your heart. Punta sa chapter 10 ng Deuteronomy. Verse 12, inulit na naman. Now Israel, what does the Lord God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience, and to love? Ulit-ulit ang Diyos, ano? Laging andun. Chapter 30, Deuteronomy 30, verse 6, inulit na naman ang Diyos. The Lord your God will circumcise your heart, the heart of your descendants, so that you may love Him with all your... Paulit-ulit, ano? Sinasabi ng Diyos, ako'y inyong mahalin. Last verse. Verses. Deuteronomy pa rin. Chapter 30, verses 15 to 16. Binanggit uli ng Lord yung salitang mahalin ninyo ako. 15 and 16. Deuteronomy pa rin. I set before you today life and prosperity, death and destruction, for I command you today to love the Lord your... You see? So pag binasa mo pala yung Bible, yung mahalin ng Diyos, paulit-ulit. Huling banggit sa talatang 20, verse 20. Pasensya na po kayo. Gusto ko po kasing ipakita sa inyo na talagang repeated. Binanggit ng Diyos na mahalin siya. That you may love the Lord your God. Ang tanong, kasunod, bakit?
Kayo po, pag inuulit nyo ang isang bagay sa mga anak nyo, why? Kasi importante. Kasi madaling makakalimot yung mga bata. Kasi, tumingin po kayo, because loving God is not easy. Hindi po madaling mahalin ng Diyos eh, kung hindi tayo minahal ng Diyos, nako, to love God is kwento. Kaya lang madaling mahalin ng Diyos at umawit ng buong pagmamahal sa Diyos, naranasan nung mahalin kanya. Why? I need to love God because it is the greatest commandment. Pag tinignan niyo po yung word na command, ibig sabihin, a command is an order given by a superior authority. Ang pwede lang magbigay ng utos, yung superior authority sa entire universe, Diyos lang ang pwedeng mag-utos. Kung ang utos ng hari ay hindi nababali, lalo ng utos ng Diyos, hindi mo pwedeng baliwalain yun. Diyos ang nag-utos nun. At inulit-ulit pa ng Diyos. Love the Lord your God is not a request. Hindi nag-request ang Diyos. Siya nga ang pinakamataas na authority. Kaya pag bumanggit ang Diyos, it is not an option. It is imperative. Pag nagsalita ang Diyos, hindi pwedeng baliwalain mo. Siya ang makapangyarihan sa lahat eh. Hindi yung sasagutin mo, yung tasagutin ka ng anak mo, anak, linisin mo yung pinggan. Sandali lang, dalawang araw na yung sandali, lumipas. Lumipas yung tatlong oras. Parang ang feeling natin, pwede tayong mag-delay. Magulang mo yung nag-uutos, ha? Tanungin mo yung mga magulang, kung isang nakaiinis, yung saglit na dalawang araw, saglit na kalahating oras, saglit lang. Eh kaya po ako sa bahay namin, alam nila pag nakita kong ang lababo ay marumi at wala yung naka-assign maglinis, ako maglilinis. Sabi ko, 10 seconds ko lang ito eh. 10 minutes ko lang ito, ang gagawin naman ng misis ko, uulitin. Sabi ko, bakit inulit? Mas maganda yung linis ko kaysa sa iyo. The question is, uutusan ba tayo ng Diyos na mahalin natin siya kung imposible siyang mahalin? Do you think loving God is possible? Parang sabi ng Diyos, have faith. Do you think to have faith is possible? Sabi ni Brother Eddie sa amin, ang Diyos hindi kapritsyoso. Hindi niya hihilingin sa iyo yung isang bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi niya sasabihin mahalin mo siya at paano? Itinurungan niya buong puso, buong lakas. Meron ba akong kakayanan ng mahalin kita? Eh, ba't ka utusan ng Diyos kung wala? Hindi iutos ng Diyos sa atin na mahalin natin siya kung wala tayong kakayanan. Since God commanded us to love Him, we have the power within us. We do have the capacity to love God. May kakayanan tayo. Yun po yung una. Pangalawa, bibilisan ko para hindi po mabagal. Siyempre, kasi yung iba, antukin eh. Pagka nasa number 3 points na ako, inaantok na sila. Gusto nang ma-rapture. Ay, hindi. Punta po tayo sa pangalawa. Walang para lang masaya. Because He first loved us, ayon. Pag tinatanong ako, bakit dapat kong mahalin ng Diyos? Ang sagot ko po eh, pagkat siya ang unang nagmahal. Sabi ko kanina, isa po sa mga natuklasan ko sa Bible, alam niyo po, ang Diyos hindi mahirap mahalin. Kaya nakalagay sa Bible, laging kinukot ni Brother Eddie, yung Romans 5, verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Sa theology, ang gumawa ng initiative, the first act, ng malayo ang tao sa Diyos, hindi po ang tao. Ang Diyos po ang unang nagmahal. Ang Diyos na ito ay hindi mahirap mahalin because He first loved us. His love was the prime mover. Paano kung natutuhang mahalin ng Diyos? Madali siyang mahalin nung malaman kong
Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin. Hindi naging mahirap para sa akin na paglingkuran ko ang Diyos. Sapagkat nalaman ko ang Diyos na ito ay nagmahal ng gayun na lamang para sa akin. Tingnan niyo po yung mga taong mabuti sa inyo. Hindi sila mahirap mahalin. Yung mga taong lagi kang ipinagpipray, yung mga taong, pati nga yung mga nagre-regalo sa iyo, ang natatandaan mo, lagi nagre-regalo, may magandang ginawa. Pati yung pangit yung ginawa, natatandaan mo rin. Why? We need to love God because He first loved us. Tingin kay Pastor po, pakisabi po sa katabi mo, tugon. Pakisabi po, response. Yung mahalin ko ang Diyos ay tumugon lang ako sa pagmamahal niya sa akin. Hindi nga sapat eh. Hindi man sasapat ang lahat. Wala namang sasapat na pagmamahal sa Diyos eh. Hindi sasapat. Ako po'y, sorry po sa salita, ako po'y walang hiyang anak eh. Sinasagot ko yung nanay ko. Salbaya kong anak. Kaya pag umiiyak yung nanay ko, sasabihin niya sa akin, napaka walang hiya mong anak. Tagtarin man ang iyong buto at laman. Hindi mo ako mababayaran sa pagpapalaki, pagbubuntis ko, pag tama ang aking inang eh. Isang walang hiyang anak lang ang gagawa nun. How about this God who gave His Son to us? That we might be forgiven. The first move, the first act, it was God. His love was the force that drew us to Himself. Nung mahalin ako ng Diyos at ikaw, yun ang nag-draw sa iyo para lumapit ka sa Kanya. Nung maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. We don't even seek Him. God is the one who sought us. It's God who drew us to Himself. Siya ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Sukdo lang ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Pag-iisipin mo, babaybayin mo ang kwento ng kaligtasan. Our love is simply a response. Kaya sabi ko kanina, hindi mahirap mahalin ang Diyos. Hindi mahirap mahalin. Una, siya'y mabuting Diyos. Siya'y perpektong Diyos. Siya'y mapagmahal na Diyos. It's easy to love God because He first loves us. It's easy. It's easy. Let me move on. Number three. Why we need to love God? Because He created us and redeemed us. Napakasimple, lo. Sa banal na kasulatan, kung may dahilan bakit dapat kong mahalin at sambahin ng Diyos, eh sapagkat He created us and redeemed us, bakit ka nag-i-exist ngayon? Binigyan Kanya ng buhay. Bakit ka buhay hanggang ngayon? Hinahayaan ng Diyos na mabuhay ka. Bakit ka humihinga ngayon? Bakit ako nabuhay? When I was younger then, yung kaibigan ko, kumarga siya ng siyam na atiman. Namatay siya on the spot. Siyam yung kinarga niya eh. Tumira ng siyam na ako, hindi. Paano kung nung araw na yung ginaya ko siya, di patay na rin ako? And the following week, tingin po kay Pastor, can you imagine, nagpadala ang Diyos na mag-share sa akin ng gospel? Hindi po nagkataon, right? Are you there? And someone cared enough to share to me, Jesus. He invited me to attend a gathering like this. And for the first time in my life, I was listening to the preaching of Brother Eddie. I was, you know, first time, naramdaman ko na I am a sinner and I need a Savior. I don't know, it was the conviction of the Spirit. Wala namang persona na pwedeng giyagisin ang iyong puso at ang kabulagan ng ating puso higit sa Holy Spirit. And then, for the first time in my life, I realize I'm a sinner. I need to repent. I need somebody na magliligtas.
maghuhugas ng aking kasalanan. Gusto ko pong tumingin kayo. Pag dumating po kayo sa pagkakataong na-realize mo as you're a sinner and you cannot save yourself, believe me, hindi work nyo ng preacher. That is the work of the Holy Spirit. Yung maranasan mo na you need to be forgiven. You cannot do it. Nobody can do that. No pastor. Only the Holy Spirit can make you realize you're a sinner and you need to be saved. And you need a Savior. And that day, when He gave the altar call, believe me, I was the first person who responded. Doon po sa Revelation, papakita ko lang po ito. Bibilisan ko. Revelation 4:11, bakit God is worthy to be worshipped? Because He is the Creator. Pakisabi po, He created all things. Kasama po ba kayo doon? Kung siya karapat dapat sambahin, karapat dapat din siyang mahalin. Somebody say amen. So pag tinanong kita ngayon, bakit ko dapat mahalin ang Diyos? Siyang may bigay ng aking buhay. Siyang lumikha sa akin. Why I need to love God? Chapter 5, verse 9. Because this Jesus, because you were slain and with your blood, you purchased for God person from every tribe and language and people and nation. Bakit ko dapat mahalin ng Diyos? Kasi tinubos niya ako. Tinubos niya ako hindi ng pera, ano? Hindi ng ginto, hindi ng pilak. Tinubos niya ako ng kanyang kabanal-banalang dugo. Hindi siya nag-donate ng dugo. Alam ko naman na. Alam niyo na mag-donate ng dugo. Hindi siya nag-donate ng dugo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Hanggang sa huling drop ng kanyang dugo. That you might be forgiven. Bakit hindi ko mamahalin ng Diyos na ito? Bakit hindi ko siya sasambahin? Pwede po ba na next 10 seconds pakipalakpakan natin ang Diyos na naglikha at nagbigay ng buhay. Panghuli, basic lang po naman. Another reason why we need to love God, because of His kindness and mercy bestow sa atin. Gustong-gusto ko po yung babae na patutot eh. Sa Luke 5, prostitute. Pumasok siya sa bahay sa Luke 5. He was not invited. It was a scandal. And he started to cry and wept before Jesus. Iyak siya ng iyak sa panan ni Jesus. Bakit? Bakit ganun na lang ang kanyang pagmamahal kay Jesus? Basahin natin yung Bible natin. Therefore, I tell you, nagsasalita na kasi yung may-ari ng bahay. Sabi niya, kung propeta yan, dapat alam niya, prostitute yung umihipo sa kanyang paa. Hinahayaan niya. Sabi niya, walang tigil na kaya iyak. Hindi gumamit ng tubig para hugasan yung paa ni Jesus. Luha. At sabi ni Jesus, I tell you, her many sins, tingin po kay pastor, her many, ang marami niyang kasalanan, siya'y pinatawad na. Why great is her love? Pag naintindihan mo yung mayamang habag, pagliligtas at pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi pa pwedeng hindi mo mamahalin ng Panginoon. Ako po ay 42 years na po akong nagpapastor. Ito lang po ang buhay ko. Kinalimutan ko lahat ng aking ambisyon. Kinalimutan ko ng mag-artista, may edad na po ako eh. But kidding aside today, I forgot everything. Lahat ng aking lakas, panahon, buhay, I give to Jesus. Sasabihin mo sa akin, ngayon, tatanong, bakit? Ang sasabihin ko sa inyo, what's wrong with that? What's wrong na ibigay ko ang aking lakas at buhay sa Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para ako'y mapatawad at magkaroon ng kaligtasan? What's wrong with that? What's wrong with that?
anong masama na hanggang sa huling patak ng aking dugo at ng aking pawis, up to the last ever last drop of my blood, I serve Him. What's wrong with that? Anong masamang mahalingko at paglingkuran ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin? Minsan nga, oras lang ibibigay natin, di pa natin mabigay. Wala tayong ginawa kundi tingnan yung ating relo. Sabi niya, anong oras ba matatapos yan? Why He gave so much? Because He was forgiven! He understood! He understood! Naintindihan niya yung bigat at yaman ng biyaya ng Diyos. Mga minamahal, mga kapatid na narito sa pagsambang ito, sa mga bisita. Because of the kindness and mercy na binigay ng Diyos, marapat lang na gantihan natin ng pagmamahal ang kanyang mayamang habag. I will ask Joyce to sit here. Recently, piniplay ko po sa guitar yung song and I started to sing with my children and my wife. I love your voice. You know, gusto niyong kumanta. Wala pa yung piano eh. Let's sing the verse for a while. It's so close to us, the song. I love you, Lord, for your mercy. Gandahan niyo naman, ho? Mas maganda pa. For the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Let's sing the carol. All my life you have been faithful. With every breath that I am, I will sing of the goodness. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me to the fire. Habang inaawit niyo po ito, hawakan niyo po yung kamay ng asawa mo. Hawakan yung kamay ng mga anak mo. And we'll sing along. Come on. All my life you have been paid. Think about the cross. Think about Jesus all my life. All my life. Think about the blood He shed. Think about the mercy and the grace you had received. Oh, with every breath that I am able, I will sing. One day, look at me, when we enter heaven, siguro, kung may isang unang bagay na mangyayari ay muling papataka mga luha sa mata mo. Because you know, and you know, you don't deserve heaven. But because of His mercy and because of His kindness, we will enter heaven.
one day. Sige po. Let me move on. Bibilisan ko na lang para di mabagal. Pangalawang simpleng tanong about loving God. Can we show biblical ways to love God? Pakisabi po, expressions. Pakisabi po, expressions. May mga languages ang love eh. Touch, gifts, time. Hindi ka manghuhula paano mo mamahalin din ng Diyos. And one of the ways we love God is we love Him by putting Him first. Pakisabi po sa katabi mo, putting Him first. Paano ko pakikita sa Diyos na mahal ko siya? Sabi niya, He who loveth father, mother more than me. Pakisabi po, more than me is not worthy of me. Si Jesus ang nagsalita niyan. Mas mahal mo asawa mo, anak mo, o sino pang ilalagay mo. Ahead of God, you are not allowed. Sabi niya, you are not worthy of me. Non-negotiable po. Ang Diyos ay laging number one sa listahan. To love God is to put Him first. Lahat po tayo may mga schedules eh. Matanong ko kayo, sa listahan niyo, number one ba ang Diyos? Huwag na lang pong sumagot. Sa oras niyo, number one ba ang Diyos? Sa prioridad niyo, inuuna ba natin ang Diyos? Sa taong ito, kasama ba siya sa ating mga pangarap? Kasama ba siya sa ating mga agenda? Hindi natin pwedeng sabihin ang Diyos ay mahalaga sa atin. Hindi ka magbibigay ng oras sa Diyos. Everyone has priorities. We arrange our schedules, our budgets, our relationship. Putting God first means we give Him the top priority over everything else. Pag inuuna mo ang Diyos, ipinakikita mo sa Panginoong Diyos, walang pinakamahalaga sa Diyos. Higit siya ang number one sa atin. He is the principal figure. He is the central figure. And when we choose to put Him first, we are showing to the world that He is the most important person. Bakit kayo nakaupo rito ngayon? You don't miss a service. Why you are here today? Pastor, this is one way of showing God. Mahalaga siya sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin, mahalaga at mahal mo, ang asawa mo, wala kang panahon. Ang pamilya mo, ando sa Santabe. Lahat ng pangarap mo, ang gusto mong tuparin, magkakaroon ka ng problema. As simple as that. Turungan mo po kami, Panginoon, turuan mo kami na sa 2024, masumpungan mo kami na lagi ka naming inuuna. Pakipalapakan po natin ang Panginoon. Napakasimple po, ano? Napakasimple yun. Unahin mo siya sa iyong oras. Yung oras na para sa Kanya, huwag mo ipagpapalit kahit kanino. Simple as that. Yung para sa Diyos, para sa Diyos. Oras ng Diyos to eh. Araw ito ng Diyos eh. Pagpapalit ko ba to? Hindi. Para sa Diyos tong araw na to eh. I need to be here. Hahanapin ako ng Diyos eh. Alam pa naman ng Lord, yung paborito mong upuan. Hindi ka nga makangiti eh. Kasi naupuan ng ibang upuan mo ngayon. But kidding aside today, how we put God first? Sa ating finances, kayo ba bago pumunta rito, tinabi mo yung parang ibibigay mo sa Lord? Doon makikita yung mga tao eh. Pag binless sila ng Lord, sabi niya, oh, yung para sa Panginoon ha, itabi mo yan, isubi mo na yan sa Tagalog. Alam na Lord yun eh. Ito yung ibibless ka niya, alam niya, hindi, sa iyong finances, hindi mo siya isasantabi eh. That is one way, putting Him first. Basic po yan, ano? Walang mahirap intindihin. But we need to be reminded. Kaya, re-understanding. Number two, we love Him by loving His Word. The word delight in Psalm 119 was repeated 10 times. Pakita natin, basa lang tayo ng ilan para mabilis. Sa Psalm 119, verse 14, makikita po natin kung paano sinasabi ng salmista na, I rejoice in following your statutes. As one rejoices in great riches. Sa ibang salin, I delight.
Sa verse 16, basa lang po ako, para makita nyo na ang pagmamahal sa Diyos ay ipinakikita sa pagmamahal din sa kanyang salita. I delight in your decrees. Ang iyong mga salita, I delight. Verse 24, again and again, binabanggit ng salmista, your statutes are my delight. Kagalakan ng aking puso ang iyong mga salita. Verse 35, again, binanggit na naman niya, direct me in the path of your commands, for there I find delight. Siguro sapat na yung binanggit ko, no? Tayo po. Ang pagmamahal natin sa Diyos, tinitingnan ng Diyos kung gaan niyo pinahalagahan ang kanyang salita. The way we listen to the Word of God, the way we read it every day. Why? Sapagkat sa kanyang salita, doon siya nangungusap sa atin eh. Gusto mong mangusap ang Diyos sa'yo, but you're not opening your Bible. Ang mga salita ng Diyos, it contains the mind of God. Narito ang kaisipan ng Diyos. Gusto mong malaman ang kanyang guidance? Will? It contains His will for all of us. Nakikita ng Panginoon kung valuable sa atin ang mensahe niya. Higit sa kanino mang opinion, sasabihin mo, eh, it's okay yung sinabi mo, maganda, pero punta mo na uli ako sa salita ng Diyos. Tingnan ko kung ano sinasabi ng Diyos patungkol dito. Alam ng Panginoong Diyos. Yung isang nanay nga eh, sabi sa akin ng nanay, nung sinagot mo yung boyfriend mo na yan, may word ka ba sa Lord? Nagulat ako sa nanay ha. Ordinaryo yung nanay yun ha. Sabi niya, may word ka ba sa Lord na yun ang kalooban ng Diyos sa'yo? Sabi ko, pambihirang nanay ito. Ganito pala ka-spiritual ito. Bago sinabot ang boyfriend na nanliligaw, ang tanong sa anak niya, may word ka bang na-receive sa Diyos? Eh, karamihan sa atin. Sabi niya, pogi, pwede na yan. God's will. Maganda yung trabaho. God's will. You don't even pray. Kaya pag lumalapit yung mga tao sa akin, tinatanong yung kalooban ng Diyos. Sabi ko, pinag-pray na ho ba ninyo yan? Opo, pastor. Sabi ko, ano katagal? San linggo. Sabi ko, san linggo? Million ho yung i-invest nyo eh. Tapos nag-pray lang kayo ng san linggo? Lalo pa, mapapangasawa ang pinag-pray mo, mag-pray ka ng san linggo. Eh, makakasama po yan habang buhay. Sabi nung nanay, sige pa, pastor. Dagdagan pa ho ninyo. But kidding aside, maybe you have been praying, but for how long? Napahanga ako nung nanay na yun. Nagkakamot ako nung ulo sa'yo. Sabi ko, galing ni mami, ha? Grabe. Pangatlo, may kausap pa po ako, ano? Sige po. We love Him by obeying Him. Wala nang katapat yun. Sa Bible, ang pagsunod sa Panginoon ay pinakamataas na sukatan. If you love me, you will obey my command. John 14:14. Whoever has my command and obeys them, he is the one who loves me. Sino nagsasalita? Si Jesus yan eh. Next slide. If anyone loves me, he will obey my teaching. He who does not love me will not obey my teaching. As simple as that. Genesis 22 verse 1. Tines ng Diyos ang faith, obedience, and love of Abraham. Sabi ng Genesis, sometime later, God tested. Mahirap para kay Abraham. Pagdating sa verse 15, ganito po, sa shortcutting ko, and the angel of the Lord called to Abraham from heaven the second time. Verse 16, ang sabi ng Lord, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this, ano bang ginawa ni Abraham? Kinuha niya yung anak niya. Inilay daw niya sa altar. Because you have done. Ano ba talaga? Saan ba dalugod ng Diyos? Sige po, lampasan natin. Punta tayo sa verse 18. Para eksakto ang interpretation. Though your offspring all nations on earth will be blessed because you have, pakilakasan po, you have, ano? Anong nagpalugod sa Diyos kay Abraham? Nung ilay daw niya yung kanyang anak sa altar, sundin niya yung isang mapakabigat na bagay. Believe me, ang pagmamahal natin sa Diyos, ang simpleng sukutan, sinunod ba natin ang kanyang salita? As simple as that. Pwede mong sabihin ng maraming bagay, but we love Him by obeying Him. Number four, basic lang ho ito. We love Him by seeking and desiring Him.
alam ng Diyos, yung pagmamahal natin, ang isa sa mga pagmamahal, ng expression, you know, David exemplified, yung pagmamahal niya sa Diyos. Kaya Psalm 63, verse 1, nakalagay doon, early I seek you. My body longs for you in a dry and a weary land, there is no water. Paano ini-express ni David ang pagmamahal niya sa Diyos? Sinisik niya ang Diyos, dinidesire niya ang Diyos. Kaya sa Psalm 84 verse 2, sabi niya, lovely are your dwelling places. Kaya sa Psalm 43 verse 4, sabi niya, my soul longeth after thee. So, yung pagmamahal po natin sa Diyos, tingin po kayo, hindi ko na po palalawakin kasi basic na basic lang yung tinuturo ni Pastor Joey. When we seek Him, when we desire Him, when we long for His presence, alam po ng Diyos, ang sangsukutan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, gaano mo minimiti na pumunta sa presensya ng Diyos. Sukatan po yun. Gaano mo ninanais na marinig ang Kanyang kalooban. Sukatan ng Diyos po yun eh. Gaano mo pinahalagahan ang Kanyang presence. When we seek Him, we want to stay in His presence. We enjoy His presence. We want to be near God. We want to hear His voice. We want to seek Him daily. Yun po yung mga simpleng sukatan eh. Are we seeking Him? Are we desiring His presence? Kanina kinakanta natin yung I Want to Sing. It's an old song, but one day, piniplay ko yung gitara ko. Mamahilig po akong mag-pray at umawit, magbasa. Sabi nung awit natin kanina, ah, and now, I want to sing until I am lost in your love. Kayo po. Till I am found in your presence. Ito po, gusto kong linya. Ito po. Filled with your spirit. Saglit, saglit, saglit po dun. Saglit po, saglit. Bawat pagsamba, may flow. Pagkasabi po, flow. Kasi dumadalo yung spirito ng Diyos eh. Kaya, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Out of his belly will flow. There is a flow. Pag wala pong flow, hilahin nyo yung isang bangka na walang tubig. Paano nyo gagawin? Paano may hilahin yung bangka na malaki? There's no water eh. In every service, there is a flow. There is a flow of worship and prayer. And when we enter the flow, then you feel better. Yung iba, hindi nila naiintindihan yun. Ba't yung nagtataas ng kamay? Ba't sila sumasamba? Because you know how to enter the flow of worship. And when you enter the flow of worship, doon ka kinatatagpo ng Panginoon eh. And sometimes, we don't enter the flow, we just watch. We are not entering the flow of worship. And you miss it. Lahat ng tao umiiyak, lahat na pagpala, ikaw sabi mo, may dalawang lamok na lumilipad. We enter the flow of worship. May panahon, wala yung flow, no? Hirap na hirap tayo. Wala yung flow ng Holy Spirit, eh. Tuyo ang pagsamba. It's dragging. Alam mong pinupush. Iba yung pinipilit mo yung taong umawit, eh. May kausap po ba ako? Alam mong pinipilit ng taong sumamba, hindi, eh. But when there is a flow, the people, they keep on singing. They enjoy the presence of the Lord. Filled with your spirit. Come on. Entering into your flow. Oh, how precious this moment. Oh, that I want. Gustong-gusto ko po ito eh. It's you, Lord. It's you. Sandali po. Sandali po.
Maraming tao ang kanilang puso ay narahuyo ng negosyo, pera, maraming bagay ng mundo. But kaya mong sabihin sa kanya ngayong umaga, it is you, Lord, who have won my heart. Walang nakahipo ng pusong ito at maaring makahipo ng pusong ito maliban sa iyo. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart. Tapos na po tayo. Punta po tayo sa practical application ng loving God. Ayan. Meron po akong inilagay na ilang practical na application. Bitbitin natin sa pang-araw-araw nating buhay. Lessons for us today regarding loving God. Number one, loving God is a repeated call. Pagkasabi po, repeated call. Repeated because importante sa Diyos. Sana po habang nakikinig kayo, narinig ninyo, sinasabi ng Lord, mahalaga to sa akin, anak, ang mahalin mo ako. Loving God is a natural to all of us. Why? Because we are selfish people. Ang mahalin ng Diyos, bagamat sinasabi kong madali, dahil nakilala mong Panginoon, hindi po natural na bubukal, bubungkalin. Kasi ang nature natin, mas madaling mahalin ang sarili. Mas madaling sundin ang gusto. Kaya loving God is a repeated call. And loving, tumingin po kayo, loving is not something you learn in isolation. Hindi ka matututong magmahal na nag-iisa. Minsan may mga taong kailangan talagang ilagay ng Diyos sa paligid mo para matuto kang magpasensya. Ba't bigla mong tinignan yung katabi mo para matuto kang umunawa. May mga taong sadyang ilalagay ng Diyos eh. Believe me, minsan, naalala ko yung isang kasal, sabi nung asawang babae, tinignan yung asawang lalaki, you make me a better person. Wow! Tinitingnan yung asawa niya lalaki, sabi, you make me a better person through the years. Tinuruan mo akong magpasensya. Siguro, lagi inuwian ng pasensya. Nakakakuha talaga ng joke ko, siyempre, alam mo na. You taught me how to humble myself. Minsan, along the way, hindi natin napapansin yun. We never learn love in isolation. We grow because may mga taong kailangan nating mahalin, unawain. It's a repeated call. Number two, loving God is a, pakisabi sa katabi mo, it is a decision. Tinitingnan po ng Diyos yung decision nyo. It begins with the decision. He's looking for love that is grounded in a firm decision. Nung makilala mong Panginoon, nagdesisyon ka na mamahalin mo siya. Sino po ang nagdesisyon na mamahalin niya ang Panginoong Diyos? Somebody say amen. Sabi nung kanta natin, magmamahal sa'yo ng... Decision po yun, yung mahalin ng Diyos eh. Alam niyo bang pwede kang tutukan ng 45 sa ulo mo? Pwede kang mag-oo, pero pinilit ka eh. Pero yung magde-decide ka, nasabihin mo, Lord, mamahalin kita. It is a decision. And we are held responsible by God by that decision and choices. Decision mo rin tanggihan ng Diyos na hindi mo siya paglingkuran. Decision mo yun eh. But today, I encourage you, nawa ang maging decision po natin ay mamahalin pa natin ng Diyos. Naku, mamahalin pa natin ng Diyos. Mukhang mahina po ang sagot niyo. Lord, ayaw mong mahalin pa kita. Allow me to love you more, Lord. Ayaw mong ma-express ko the more I love you, Lord. That I love you more and more and more. Number three, loving God is an expression of devotion. Di ba binas? He first loved us. Number three muna, loving God is a loving response. Binanggit ko na kanina, ang Diyos ang nag-unang nagmahal sa atin. And so, ang mahalin ng Diyos, response lang natin yun. Pang-apat, I'm done.
Loving God is an expression of our devotion. Nung binuhos ni Mary yung kanyang pabango, expression, baka sabi po, expression. Ang bawat pagmamahal may expression eh. But ang expression ni Mary, yung pabango niya na binasag niya, it's an expression of her love. And andun si Judas eh, a carnal mind cannot understand what is true love for God. Sabi ni Judas, sayang. Hindi niya na-appreciate yung ganda ng expression ng pagmamahal ni Mary. And when Mary did that, it is out of love. It is a very beautiful thing. Kaya kita niyo, sabi ng Panginoon, huwag niyong abalahin. What Mary is doing, expressing her love. Ang alam niyo po, sa lumang tipan, kaya itinanong nila ano yung greatest commandment. Sa kanila kasi, ang relasyon sa Diyos is duty. Pakisabi po, duty. Duty sa kanila yung maghandog. Ang nawala sa kanila yung loving relationship. Kaya nung marinig nila si Jesus, mahalin ang Diyos ng buong puso, nagulat sila. Yun ang inaasahan ng Diyos. Pwede pong linggo-linggo andito kayo eh. Out of duty eh. Pwede kang tumagtog na instrumento linggo-linggo out of obligation. Kailangan eh. Pero iba yung tutugtugin kayo instrumento ng buong... Pwede po ako mag-preach linggo-linggo. Mararamdaman ng mga tao. Sapilitan ng pagtuturo. But kung ang preaching ko is because of expression of my love to God and I love the people, mararamdaman ng mga tao yun. Hindi pwedeng hindi. Even when you pray. Nung isang linggo, may nilapit sa akin si Teacher Gigi eh. Coach yun ng kanilang GILCF. Narito pa si Kuya, taas nga ang kamay. Saan siya nakaupo? Ayun. Kuya, tayo ka nga. Saglit, tayo ka lang. Sabi ng doktor, may sakit siya na hindi pa pwedeng gumaling. Eh, may burden itong si teacher. Sabi niya, Pastor, ipag-pray natin. Okay na po ba kayo? Maluwag na ang paghinga niyo. Okay na kayo, Kuya. Palakpakan po natin ang Panginoon for that. What's my point? Alam niyo po, when we pray for people, when we bless people, sabi ko kay teacher, sabi ko yung pagmamahal mo sa kaluluwang yun, yun ang in-honor ng Diyos eh. Ay ang expression ng devotion natin sa Diyos. Pag inaawit natin yung bigyan mo ako ng G, ayan. Boost na ba yung G mo? Awitan ka ang pinakananais ko, sambahin ka, ay kalugo na puso ko. Pakisabi po. Hanggat ako'y aawit sa'yo ng papuri. Ako'y aawit sa'yo ng pasasala. Let's sing the choral together. Dahil minamahal, inakama. Sandali, sandali po. Tapos na po ako eh. Mga dekada 80, sabi ko sa Panginoon, minamahal kita. Eh ngayon po, lumipas na yung 40 taon, parang hindi na sapat yung... And then naisip ko yung salitang pinaka. Pinakamaganda, pinakamasarap. Parang gusto ko sabihin sa Diyos na dahil minamahal, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita sa buhay ko'y. Saglit po, the end with a song. Expression po yun eh.
expression of our devotion. Ano po ang greatest expression ng devotion niyo? Kailan po nakakaalam nun? Dumalaw po yung isang pastor sa Korea many years ago. At habang siya ipinapasyal nung pastor, nakita niya may mag-ama nag-aararo. At ang humihila ng araro ay hindi kalabaw. Ang humihila ng araro yung kanyang anak. At sabi niya, tigil muna tayo, ang gandang scenario nito. Sabi niya, kilala mo sila? Sabi niya, opo, member po sila ng church namin. Sabi niya, eh bakit? Eh kasi po, may project po ng aming church, walang bubong dahil sa bagyo. Eh na-challenge sila habang nagpipreach ako. Ang sabi nung anak, sabi niya, tatay, pwede bang ibenta natin yung ating kalabaw? Bibigay natin sa church para magkaroon ng bubong yung kalabaw. And that's the story. Nung umuwi po yung pastor from America, pagdating sa America, kinuwento niya yun sa mga tao. Sabi niya, there is a church in South Korea. At sabi niya, napakatinding sakripisyo. Kinoreksyon ng pastor, sabi niya, hindi po sakripisyo yun. At sabi nung anak, pribileyo yun. Can you imagine, may ibebenta tayong kalabaw para tayo makapagbigay, eh paano kung wala? Alam po ninyo, minsan yung expression ng pagmamahal natin sa Diyos. Nakikita po ng Diyos yun. Tinitingnan ng Diyos. Hindi niyo palalampasin yun. May kausap po ba ako? Last but not the least, ito po, nilagay ko sa huli. Ayoko pong ilagay sa unahan eh. Ito po yung blessing ng mga nagmamahal sa Diyos. Habang binabasa ko po yung Bible ko, in several places in the scripture, we find the words, showing kindness to thousands and to those who love me. Tingnan niyo po. Madalas tinuturo ko po ito. Ang Diyos po hindi mangungutangan ng loob sa iyo. Pag nagpakita ka ng pagmamahal sa Diyos, chicheck ng Diyos yun. Hindi pwedeng hindi niya gagantihan yun. Pastor, kaya may judgment seat of Christ. Walang maglilingkod sa Diyos. Magmamahal sa Diyos, napalalampasin ng Diyos at hindi niya i-reward yun. Ito nilagay ko sa huli dahil hindi natin mamahalin ng Diyos kasi ibibless tayo. Pero ang Diyos sa ayaw at gusto niyo, ibibless niya kayo. Kaya sabi ng 1 Corinthians, next slide. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor has entered into the heart of man. Which God has prepared. Hindi po talaga mangungutangan ng Diyos eh. Yung mga nagmahal sa Diyos, may inihanda po ang Diyos sa'yo. Kaya, huwag nating isipin yung no. Maski ngayon hanggang sa eternity, may inihanda po ang Diyos sa inyo. Dapat lang na patuloy nating mahalin ng Panginoong Diyos. Huling verse. Psalm 91. Kabisado natin yan. Kinuha ko lang yung dulo. Babasahin na lang po natin. Tumayo po tayong lahat. Magandang basahin natin na nakatayo eh sa pagtatapos eh. Okay po ba? 1, 2, 3. Because He has said, sino po ang nagsasalita? God. Dahil you set your love upon me, dahil minahal mo ang Diyos, hindi niyo palalampasin. Anong gagawin ng Panginoon? 1, 2, 3. I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me. I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him. Ulitin ko po, walang kalugihan kapag minahal natin ng Diyos. Dahil minamahal, inakamahal. Pinakamamahal kita sa buhay ko'y walang iba.
sa puso ko'y nag-iisa. Aking Jesus, maghari ka. Inakama, mahal kita. Kay mina, mahal. Inakama, mahal kita. We sing this love song for the last time. Just one more time, awitan ka. Awitan ka. Taas pong kamay natin, the congregation. Dahil kamamahal, ika'y minamahal, inakamamahal kita. Sa uling pagkakataon po, nakataas ang ating kamay dahil minamahal, mahinang tinig. Dahil kamamahal kita, pinakamamahal kita, sa buhay ko'y walang walang iba. Saglit po tayong yumuko. Inakama. Bigyan ko po kayo ng ilang saglit. Ang awit ay tugon lang po sa mensahe. The best I can, Father, the best I knew, I share thy word na nilagay mo sa aking puso. Naway nabungkal ang aming puso na mahalin ka namin. Naway nabungkal ang aming puso na mahalin ka pa namin. Increase our desire to love you, serve you, worship you. Palain niyo po ang bawat ama, bawat ina, bawat pamilya sa araw nito. Alam po namin na kung may isang aspeto na dapat kaming lumago pa, ay ang pagmamahal. Allow us to grow in love. Ayan yung simula namin, ang
paglago namin una sa aming mga pamilya. Pakitaas pong kamay ng mga ama at mga ina. Narito pong mga ama at ina, hayaan mo pong maging example at larawan kami ng pagmamahal. Masumpungan niyo po kami, mapagmahal ng mga magulang sa aming mga anak. Dagdagin mo pagmamahal namin sa aming mga anak. Gawin mo kaming mapagmahal ng mga tahanan. Mapagmahal sa Diyos, mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa kapwa. Pakibaba po ang kamay. Ang mga anak po, pakitaas ang kamay. Father God, napakinggan ang mga anak ang iyong mensahe. Hayaan mong madagdagan ang pagmamahal din ng mga anak sa Diyos at pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya. Pakitaas po ang kamay natin. Dagdagan mo rin po ang pagmamahal namin sa inyo at sa church kung saan mo kami itinanim. Thank you for the message. We receive your message with humility, with a humble heart. Our goal for 2024, we will love you more, serve you more, and please you more. I bless the congregation and all the people who attended this service. May you grant to them the desire of their hearts. Inaangkin ko po ang mga pangako po ninyo sa panahon na kami mananalangin. Kami papakinggan nyo. Ang mga may pagkatakot sa Diyos, your deliverance will be upon them. You will grant them long, long satisfied life. Yung buhay pangako ninyo. I just simply claim that for all your people today. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. And everyone will say an Amen. I love you all. God bless you. Praise the Lord. Let's say to God. Oh, I love you. Always, oh, I love you always. Say it again. Oh, I love you always. Yeah. Oh, I love you always. Say it, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you. Yeah.
sagrado. Yes, God. Holy You, Lord. The world will fade away. For the world, for the world. For the world will fade away. For this world will fade. For the world will fade away. For the world will fade away. One more time. For this world. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Are you blessed? Mas mahal niyo na po ba ngayon ang Panginoon kesa sa dati? At manatili po ang alab ng pagmamahal na yan. Amen? Praise the Lord. Nice lamang po naming i-welcome ang mga first-timers po natin. Meron po bang first time po nakadalo sa ganitong uri ng gawain? Pwede po bang maanyayahan po kayong tumayo? Huwag pong mahiya. Meron po ba? O meron, ayun, si brother, meron din doon sa gawi doon. Wala na po ba? Welcome po sa JIL Greenhills. Kayo po'y kukunin ng aming mga workers para po sa maikling panalangin doon po sa ating backstage. Praise the Lord. At wini-welcome po namin ngayong araw na to ang ating bisita, kapatid, galing po ng JIL Saudi Arabia. Andun po sila. Nasaan na po siya? Welcome po yung taga-Saudi Arabia, galing po ng JIL Saudi. May kausap po sila doon. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat sila po'y nakadalo sa lugar pong ito. Tayo po'y darako ngayon po sa atin pong pagbibigay. Narito po ang isa po sa ating Bible teacher, Shelly Sagisag.